Hola mga best, it's me again Joy and welcome back to my channel. And for today's video mga best, isang recipe na naman ang ibabahagi ko sa inyo na pwedeng-pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching. So, unahin muna natin ang ating mga dry ingredients. Unahin muna natin ang moist cake. Meron tayo dyan 2 cups ng all-purpose flour. 1 cup ng white sugar. 1 tablespoon ng baking powder and 1 teaspoon ng baking soda at 1/2 teaspoon ng salt. And kapag napagsama-sama na natin ang ating mga dry ingredients, haluin lang natin ng mabuti hanggang mag-well combine sila. At iset aside muna natin yan at gawin na natin yung ating liquid ingredients. So, meron ako dito guys na melon. Ito guys, yung nabibili sa supermarket. Ang bili ko dyan is 15 pesos. Kaya ganyang itsura niyan guys kasi kanina dinudurog ko na yan. So naisip ko pakita ko muna sa inyo bago ko durugin. And gagamit din tayo ng 1/2 cup ng evaporated milk kahit anong brand mga bes. Ilalagay ko lang siya dyan sa blender para mas maging pino ang ating melon. And once na-blend na natin siya, isali na natin siya sa isang mixing bowl. So, isama na rin natin dyan ang 1/4 cup ng vegetable oil. And ayan mga best, once na smooth na ang ating butter mixture, salain natin siya para walang makasamang buo-buo. So ayan mga best, ihanda na natin ang ating mga llanera. Ang gamit kong size ay medium size lang. And then pahira natin siya ng oil at lalagyan natin siya ng kaunting harina bawat llanera para hindi didikit ang ating moist cake kapag ito niluto na. And ayan mga best, ikakalat lang natin siyang ganyan para ma-coat yung ilalim ng ating llanera. So ayan mga best, magsasali na tayo sa llanera. Hindi ko na siya sinukat. Pero kung ibebenta nyo, syempre guys, dapat kailangan sukat na sukat yan para pantay-pantay ang kanyang dami. Pwede nyo siyang lagyan dyan ng mga 1/2 cup ng mixture or 1 cup ng mixture. So pwede nyo itong i-steam guys. Kung wala kayong oven, pwede nyo i-steam. Ang time ng pag-steam ay 20 minutes sa medium fire. So ang gagawin ko guys is i-bake ko na lang ito para isahang salang na lang.
And meron na pala akong nakapreheat na oven sa 180 degrees Celsius at ang baking time nito mga best ay 15 minutes. Ayan mga best, after 15 minutes, luto na ang ating melon moist cake. So palalamigin muna natin siya dyan and then gagawin na natin yung ating frosting. Nung lumamig siya guys, ayan sinalin ko na siya dyan sa microwavable na 500 ml ang size. Ayan, and then gagawin na natin yung ating melon frosting. And para sa ating frosting mga best, gagamit ako ng Frosty Whip. Ang size niyan guys ay 200 grams pero 100 grams lang ang gagamitin ko or kalahati lang niyan. Nabibili ito guys sa mga baking store or meron din sa palengke. Yan kasi nabili ko yan sa palengke at ang bili ko dyan ay 180 pesos. So isasalin ko na guys yung kalahati niyan. So actually guys kalahati na lang yan dahil yung kalahati niyan is nagamit ko na dun sa ginawa kong isang recipe. At syempre ang magbibigay lasa dito sa ating frosting ay itong ating Alaska Milky Melon. Hindi ito sponsor guys ha. Meron ding atang jersey na melon ang flavor. Since wala akong makitang jersey kaya Alaska ang gamit ko. And gagamit din tayo ng 1 half cup ng cold water pero paunti-unti lang guys ang paglalagay. Ayan, so simulan muna natin itong ating pag-whip. And huwag niyong kakalimutan guys na i-scrape yung gilid at yung ilalim dahil meron pa yan naiiwang buo-buo. I-whip natin siya guys hanggang sa mag-double in size itong ating Frosty Whip. And ayan mga best, once na nag-double in size na ang ating Frosty Whip, maglagay na tayo ng condensed milk. Pero yung condensed milk mga best, hindi natin yon ilalahat. Kalahati lang din nung 300 ml ang ilalagay natin. So yung natira, pwede nyong itabi or pwede nyong doblehin ang inyong recipe. And ayan, as you can see mga best, kalahati lang ang nagamit ko at yung kalahati ay itatabi ko na at pwede ko pa yan magamit sa susunod ko pang recipe. So maglalagay na tayo ng frosting dito sa ating moist cake. Maglalagay lang tayo ng 1/4 cup muna na frosting bawat tub. So ayan mga best, sumakto yung ating frosting dito sa ating 6 na tub na moist cake. Pwede nyong ibenta itong mga best ng 90 pesos per tub or depende sa inyong costing dahil hindi naman po tayo pare-pareho ng price ng pinagbibilhan. Pero ang full costing nito ay ilalagay ko sa description box. Tingnan nyo na lang po doon. So bago tayo magtapos mga best, meron tayong special shoutout ngayon. Shoutout kay Carl Malabig! And ayan mga best, tapos na ang ating melon moist cake. So syempre guys, masarap yung deserve ng malamig. Kaya ilagay muna natin siya sa ref. So that's it for this video. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!